Napahawak ako sa aking sentido. Mukhang mapupunta na naman kami sa usapang anakan. Malapit na magtapos ng pag-aaral ng medisina si Ginoong Juanito. At asahan mo na magiging abala siya sa kanyang trabaho, habang ikaw naman ay magiging abala rin sa pamamahala ng inyong tahanan. Ikaw ang magluluto, maglilinis, mag-aayos ng bahay, magtatanim ng mga halaman at bulaklak, mamimili ng mga sangkap, mag-aalaga ng inyong mga anak, at magbibigay ligaya sa iyong asawa. Patuloy ni Ina. Parang kinilabutan ako sa huli niyang sinabi na magbibigay ligaya sa iyong asawa. Kaya ngayon pa lang ay turuan na kita. Aking napapansin na tila wala ka sa iyong sarili nitong mga nakaraan. Napatingin ako sa kanya. Nakakalata na ba siya? Pero base sa reaksyon niya ngayon, mukhang hindi naman. Pagbaba namin sa kalisa, napansin ko ang maraming tao at parang wala naman akong palengking nakikita. Ina, ito ba yon? Nagtataka kong tanong. Halos lahat ng kababaihan ay may dalang bayong pero wala namang laman. Hindi pa, kailangan pa nating tumawid sa lawa. Sagot niya dahilan para magising ng tuluyan ang diwa ko. Ang haba ng pila ng mga tao na naghihintay makasakay sa bangka. Hindi pa ako nakakasakay sa bangka in my entire life. Napatingin ako sa langit. Mukha namang hindi uulan, baka kasi tumaob ang bangka. Huwag ka mag-alala. Ang kwento ng lawa ng luha ay isang alamat lamang. Natatanaw mo ba ang dulong iyon? Nasasakop ng ating asyenda ang bahaging iyon ng lawa. Hindi nagsisink in sa otak ko ang sinasabi ni Ina. Hindi naman kami maliligtas ng Hacienda Monte Carlos kung tumaob na ang bangka. Wala pa namang provided na life vest. Pangatlo na kami sa pila at kinakabahan na ako. Marunong naman ako lumangoy, kaya lang mukhang malamig ang tubig ngayon. Hindi matutuyo ang lawa kahit gaano ka pa katagal maghintay dyan. Narinig ko ang isang boses ng lalaki na pamilyar sa akin. Paglingon ko sa likod ay tumambad sa harapan ko ang nakangiting Juanito. Bakit ka nandito? Agad akong sinabi ni Ina. Siya ang ngumiti at humarap kay Juanito. Magandang umaga, iho. Nagagalak kaming makadaupang palad ka rito. Ngiti ni Ina saka pinandilatan ako ng mata. Sumenyas siya nang ngumiti rin ako at pakiharapan ng maayos si Juanito. Nararamdaman niya siguro na tatarayan ko si Juanito. Ang aga-aga ang dami ko ng problema. Nang magtungo po ako sa inyong tahanan ay aking napag-alaman na magtutungo kayo sa kabilang bayan. Wala naman po akong mahalagang gagawin ngayong araw kung kaya't aking napagpasyahan na sumama sa inyo kung iyo sanang luluobin. Paliwanag ni Juanito ang haba ng sinabi niya. Pwede naman sabihin niya na sama ako. Natuwa si Ina. Napag-usapan pa nila ang oras. Narealize ko na ang aga pala magising ng mga tao sa panahong to. Samantalang ako, madaling araw na ako natutulog noon at gigising ng hapon. Hindi mo naman kailangan sumunod dito. Agad akong sinagi ni Ina. Medyo mainit pa ang ulo ko dahil sa kulang pa ako ng tulog at sasakay pa kami ng bangka. Nais ko sanang makita at makasama ka. Kailangan ko pa bang ipaliwanag iyon? Banat ni Juanito habang nakangiti. Parang biglang lumiwanag ang paligid nang ngumiti siya. Siguro ay mag-uumaga na. Papasikat na ang araw. Pero hindi ko maipaliwanag kung kinabahan ako sa sinabi niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan lang siguro ako dahil malapit na kaming sumakay sa bangka. Naunang sumakay sa bangka si Juanito at agad niyang inalalayan si Ina. Sasampa na ako sa bangka nang ilahad niya ang kanyang palad sa tapat ko. Napatingin ako sa kamay niya. Wala sana akong balak kumapit sa kanya,
pero pagtapak ko sa bangka, medyo gumalaw ito kaya napahawak ako sa braso niya. Medyo matigas ang biceps niya. Hindi naman sana nasasanay na ako sa norms dito, pero bakit parang big deal na rin sa akin ang hawakan siya. Maupo na po kayo. Natauhan kami nang magsalita ang bangkero. Mukhang hindi siya natutuwa dahil nadidili ang pag-alis dahil sa moment na amin ni Juanito. Bumitaw na ako sa braso ni Juanito at naupo na sa tabi ni Ina. Katapat namin siya ngayon. Pagpasensyahan mo na Ginoong Juanito, ito ang unang bisis ni Carmelita sumakay ng bangka sapagkat madalas lang siya nasa loob ng bahay. Paliwanag ni Ina. Bigla akong nakaramdam na valid naman pala itong pag-iinarte ko dahil first time din sumakay ni Carmelita sa bangka. Wala po iyon, mabuti rin po kahit papaano ay lumalabas-labas na rin si Carmelita. Sagot ni Juanito habang nakangiti pa rin. Hindi tuloy ako makatingin ng diretso sa kanya. Unti-unting nawala ang kaba ko habang nakasakay kami sa bangka. Safe naman pala kahit papaano. Medyo magalaw lang pero buti na lang dahil kalmado lang ang tubig. Mahinhin at tunay na kagalang-galang ang aming Carmelita. Kailanman ay hindi siya sumaway sa utos namin ng kanyang ama. Nakahiligan niya ang pagbabasa at pagbuborda. Siya rin ay sanay sa pagluluto sa mga gawaing bahay. Kailanman ay hindi siya naging sakit sa ulo ng ibang tao. Pagbibida ni Ina. Napalunok na lang ako lalo nang umiti si Juanito. Siguradong natatawa siya ngayon dahil puro kabaligtaran ang sinabi ni Ina. Napansin ko nga rin po na lubos na malumani at kaibig-ibig si Binibining Carmelita. Pagsang-ayon ni Juanito na parang nang aasar lang. Pinandilatan ko siya ng mata pero nang tumingin sa akin si Ina ay tumingin ako sa lawa. Natawa muli si Juanito. Hindi ko na lang siya pinansin at nagkunwaring malalim ang isip habang tulala sa lawa. Pagdating namin sa palengke, buhay na ang mga tao. Abala ang lahat sa pagtitinda at pamimili. Hinawakan ni Ina ang kamay ko habang nasa likod namin si Juanito. Pumunta kami sa tindahan ng gulay at nakakatuwang tingnan na halos magkakakilala silang lahat. Lalo na si Ina, kahit pakabilang siya sa mayamang pamilya at mataas ang kanyang estado sa buhay, tinatrato niya ng mabuti at kinakaibigan ang lahat. Sa tuwing bumibili kami, lagi akong tinitignan ni Juanito habang nakangiti. Kapag tinaasan ko naman siya ng kilay, tinanong kong bakit mas lalo siyang napapangiti. Adik siguro to? Uso na ba drug sa panahong to? Malamang nakahit-hit siya kaninang umaga. Anong hilig mong putahe? Narinig kong tanong ni Juanito. Nasa likod kaming dalawa habang abala si Ina sa pamimili ng isda. Barbecue, isti inihaw, basta kahit anong inihaw. Napatango si Juanito. Gusto ko sana idagdag na bagay iyon pampulutan, kaya lang tinatamad akong magpaliwanag. Ikaw? Tanong ko sa kanya. Siya naman ang napaisip ngayon. Marami akong free-frado, ngunit may bukod tanging pagkain ang nangibabaw para sa akin. Napataas ang kilay ko. Nakangiti pa rin siya. Bakit ba ang saya-saya ng lalaking to? Sabihin mo na kasi, pinapahaba pa eh. Calderita, sagot niya. Napatango na lang ako. Masarap naman talaga ang calderita. Paborito ko sa lahat ay ang calderita a la Monte Carlos, ang luto mo. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Napalunok ako ulit. Hindi ko alam kung bakit bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Napailing ako. Hindi ko naman luto ang calderita na tinutukoy niya. Sasabihin ko sana sa kanya ang totoo kaso lumingon si Ina. Ginoong Juanito, Carmelita, ako'y papasok sa loob, dumito na lang kayo. Tinuro ni Ina ang katayan at tindahan ng mga karne. Tumango si Juanito at nagbigay galang pa. Huwag po kayo mag-alala doon niya, solidad.
hindi ko po pababayaan ang inyong anak. Sagot niya, ano bang pinagsasabi niya? Para namang may masamang mangyayari sa akin habang nakatayo lang dito sa tabi ng kalsada. Napangiti si Ina. Huwag mo na akong tawagin dun niya. Tawagin mo na rin akong ina magmula ngayon. Ngiti niya na ikinagulat ko. Nagulat din si Juan nito pero ngumiti na lang siya. Opo ina. Gulat kong tinignan si Juan nito nang sabihin niya iyon. Hindi ba't may oplang tigil kasal kami? Pag alis ni ina, hinila ko ang braso ni Juan nito. Bumitaw din ako agad nang maalala ko na hindi ko pala dapat siya hawakan. Ano ka ba? Hindi pwedeng mapalapit ka masyado sa pamilya namin. Baka mahirapan tayong mapapayag sila na itigil ang kasal. Reklamo ko sa kanya, pero ngumiti lang siya. Anong nakakangiti sa sinabi ko? Ang weird niya talaga ngayon. Sinasamanta ko lang naman itong mga panahon na nobya pa kita. Sagot niya dahilan para mapatulala ako sa gulat. Nobya? As in girlfriend? Jowa? Oo, bakit natulala ka riyan? Huwag mo sabihing hindi mo nababatid na kapag pinagkasundo ang binata at dalaga ay nangangahulugan iyon na magkasintahan na sila. Paliwanag niya dahilan para hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa matinding gulat. Marahil ay hindi naman magagalit si ina kapag hiniram kita sandali. Patuloy niya sa kahinawakan ng kamay ko sa kamuling umiti. Dear Diary, tulungan mo ako. Hindi ito ang plano. Wala sa plano ang mahulog ako kay Juanito. Nangangamba, Carmila.